Ada Profesor Jordana. Lebih bisa tahu bilang. Saya sang dumadat. Dapat kekuatan pulut. Mula ho yan ang buwan ng Enero, sunod-sunod na buwan hanggang August. Pag lagpas ng August, wala ng pulot. Sa mga panahon na ito, mahal ng kaunti yung pulot. Gawa ng isang buti, sa buti ng gin, maabuto naman ang 100. Punta kami dito sa parte ng Bitbit at hahanapin namin doon yung dumi ng pukuyutan para hanapin yung bahay niya at aming kukunin. Simula pa hindi pa siya nag-aaral, palagi naman niya humahabol sa akin, nag-iiyak. Kaya sinasama ko na lang siya sa bundok. Mas kidahan-dahan yung lakad ko, inaantabayanan ko na lang siya dahil maliit pa. Ay naalalayan ko siya, baka siya ay mahulog o madulas. Kanapa namin na yung pulot. Ito sa taas. Ito po yung taon ng pukuyutan. Pag makita po namin to, pupunta na po namin hahanapin. Tapos malapit na po. Pero walang oras sa dapat masaya. Kaya ilang sandali lang, nagpatuloy na uli ang magdama. Mga isang oras po kaming umakyat. Hindi naman po kami harapan umakyat dahil sama na po akong umakyat sa mundo. Samantalang ang I Wonder Team, nagkakandakuba sa hirap. Ito setup kami ng ulam kasi baka kamatay daw yung kagat ng bubuyog, so dapat nakatago kami. Pag nakita po namin yung pukuyutan, pupuhagi na po namin. Magdagawa po kami ng pampaosok para malis yung mga bubuyog. Pag may paosok na, aakyat na po kami. Hindi ako natatakot kasi hindi naman po sila matatapang gaano. Pag wala mang bumuyog, saka ako makit. Ako naman yung madala ng lagayan ng pulot. Na ano, kung sinasahag ko na doon sa may pulot, kinukuha naman yung tap. Kinukuha ko na yung pulot. Kaya po namin yung pulot, pumunta na po kami doon sa may apoy. Marami. Kakalito na po yung laman. Ba't hindi kayo nakagat? Ay, matindi po yung usok. Para silang nalihilo ng gawa ng usok. Nang inakala ng grupo na tapos na ang peligro, nang dumami na ang bubuyog, pinatakbo ang ting namin sa loob ng kulambo. Ang assistant namin, nakagat ng bubuyog sa ulo.
Parang gusto ka din. Sinagat ka pa rin. Hindi, sa ubo. Marami o sila. O, nakagat din ako ng isa dito. Namamagana siya pero wala na yung sakit. Punta na po kami dito. Dito na po kami dumaan sa ano dito ah, para wag na kaming ma ano masanda ng ano bubuyog. Matapos ang mahabang paglalakad, ang pagtawid sa ilog at pag-akyat ng bundok, matapos makipaghabulan sa mga bubuyog, ang nakuhang pulot ng mag-ama hindi raw sasapat para ibenta. Yan ang pinakamaliit, wala pang isang baso yung kinain na namin yung ano, pinagsalosaloha. Sa muling paglalakbay ng mag-ama, alatid na naman kaya sila o matamis na tagumpay ang naghihintay sa kanila? Siguro mga isang oras yung lakad namin, medyo may kahirapan yung daan pero pinag-iisa namin. Nakita namin yung tao ng yung liguan, kaya hinanap namin dito. Dahil may tae sila dito, kaya baka nandito lang siya nakatubli. Kapag may nakita raw na dumi ng bubuyog, indikasyon raw ito na may pulot-pukuyutan sa malapit. Umakayat po ako doon. Saan din ka? Doon. Pupunta po ako ng ganit. Tatanong po ako. Bukod sa paghahanap sa mismong pukyutan, ang isa pang hamon sa mag-ama ay kung paano maaabot ito. Ang isa kasing ito, hindi lang basta nasa itaas ng puno. Kundi nakadikit sa batuhan sa itaas na bahagi ng bangin. Kaiba raw kasi sa karaniwang pukyutan, hindi raw mga bubuyog ang namamahay rito. Kundi mga kulisap na kung tawagin ng mga dumagat, liguan. Gamit ang kahoy at bato, sinimula ni Mang Robert na tibagin ang sementong nagkukubli sa pulot. Yung talaga sulit na kanila pulot. Ito na yung pulot. Dahil maliit ang siwang, si Jordan na lang ang umakyat para kumuha ng pulot. Noong una, tila hindi iniinda ni Jordan ang mga liguan na pumuputakte sa kanyang balat. Hanggang sa naghubad na siya ng damit para ipulupot sa kanyang mukha. Pero kahit pinapapak na ng mga liguan, tuloy lang si Jordan sa pagkuha ng pulot. Halos 20 minuto rin na nakatingkayad si Jordan sa pader, kaya nga hindi lang ang kati mula sa mga kagat ng liguan ang kanyang iniinda, kundi maging ang pagkangalay. At sa wakas, nakapuno rin si Jordan ng isang balde. Ito po yung nakuha namin, yung pulot ng liguan. Sinasaraduhan. Pero nang tingnan ng mag-ama, ang ilan sa mga pulot, wala palang laman. Pagka yung lipas na yung pulot, ganito yung nangyayari. Wala na siyang laman. Tapos napakagana siya. Wala nang makuha maski kaunti.
pagkatapos ko po ng ayat. Sa huli ang pulot na pinaghirapan nilang kunin, na kanila sanang pagkakakitaan. Buong pusong ipinamigay na lang ng mag-ama sa mga kapwa nila dumagat. Ang konti pa ang pulot, inuwi po namin sa bahay para may makain yung mga magulang. Ganun po kasi yung kultura namin, mga dumagat na walang ano, dapat bigyan talaga. Pagkatapos mamigay, saka pa lang nakakain si Jordan. Masaya po ako pag nakakatulong ako sa nanay ko at saka sa tatay ko.